everyone, welcome back to our channel. I'm Christina. For today's vlog, I'll be sharing you some personal about my life, and that is my best friend. This is a sit-down vlog, so I'll be talking all throughout the video. If you don't like this kind of vlog, it's okay. Walang sapilitan. But please check others' videos we have in this channel. Malay mo may magustuhan ka, and then subscribe mo na rin kami. Ano nga ba ang best friend? So, pag sinabi nating best friend, ito yung sa mga dinami-dami ng kaibigan mo, merong nag-iisang best. Siya yung pinaka-special. Siya rin yung mas click na click sa personality mo. Having a best friend is a mutual feeling. Hindi mo siya masasabing sapilitan kasi hindi tatagalan ang isang relationship kung yung isa hindi ganun yung feeling para sa'yo. So, kailangan lagi siyang give and take. It's a two-way relationship. You can maintain in the long run. Ito yung tao na to na masasabi ko siya yung best friend ko. At ito ay walang iba kundi si Lynn. Si Lynn ay isang commerce student ng University of Perpetual Health kung saan doon din ako nag-aral ng college. Sikat si Lynn sa course namin, especially sa batch namin kasi may tindahan sila ng putuhan ng family niya. Actually, yung bahay nila is tambayan din ng mga classmates namin. So doon ang puntahan namin. Mahilig siyang magdala ng puto or mahilig siyang mamigay ng puto. Masarap yung puto nila. Tsaka si Lynn kasi yung ate-ate din ng commerce. Balikan natin yung taong 2007. That time, HRM yung course ko, tapos yun nga commerce. Nakita-kita ko na siya kasi may ROTC ng every Sunday. Iba't ibang courses, sama-sama sa isang ROTC. Ito yung tinatawag na Reserve Officer Training. Basta ganun. Basta Army Training. May grupo siya na kung saan trip ng mga ROTC officers. Yeah! Kaya, nakita ko na siya doon. Napakabait niya, approachable, nakangiti siya kahit hindi kanya kilala. Ganun yung dating niya, talagang ate figure siya. Nakita ko na siya sa kalayuan. Tapos ngingiti lang yan. Natutuwa ako sa kanya kasi nga, halimbawa, pagtitripan yung ng ROTC officer, yung isang klase nga namin. Tapos siya yung tagapagtanggol. So sabi ko, napaka-interesting ng babaeng to. Sana makilala ko siya at saka sana maging kaibigan ko siya. Kasi talagang ang gaan ng loob ko sa kanya. Alam mo yung meron talagang special sama na napakagaan sa loob mo. So ganun yung feeling ko. Sabi ko, sana makilala ko to or sana may chance na, alam mo yung ma-meet mo siya. So paano, magkaiba kami ng course. Yun yung first sem, ha? And then in 2007 din, nag-decide ako na mag-shift ng course kasi hindi ko feel yung HRM. Nag-shift ako ng course tapos ang ending nga, nakuha kong course is commerce. So, ito na yung first day. Ito na, bago na naman, di ba? Bagong classmates na naman, bagong subjects. Nung pumasok na ako sa room, ito yung moment talaga na hindi ko makalimutan kasi ang saya-saya ko nung nakita ko ando doon si Lynn. Talaga si kumbaga, destiny. O di ba? Para kami mag-jowa, pero hindi kami mag-jowa. Straight kami. So, yun lang talaga yung feeling na napakasaya ko. Sabi ko, finally, my God, pinagtagpo uli kami. Nung nandoon na siya, may group of friends kasi siya eh. So, naiiya akong mag-approach. So, nandoon lang ako sa likuran, nakaupo. Meron na silang group of friends kasi nga first time sila, second time ako lumipat eh. Hindi ko na actually matandaan kung paano kami nag-start maging magkaibigan. Pero kung hindi ako nagkakamali, Lynn, nagkaroon kasi ng groupings. Napunta ko sa group nila, sa school, sa project. So, nakakatawa kasi doon na nag-start yung aming relationship. Tapos yun na, sumasama-sama na ako sa group nila. So, nag-start na mag-chikahan. Doon na nag-start na lahat. And the rest is history.
pag pumupunta na sa bahay, kasama na akong invited sa bahay nila. Nagkaroon din ng mga different activities sa school kasi yung ibang classmates namin, hindi sila masyadong active sa curriculum activities. Ito kasing si Lynn, ang maganda sa kanya, kung saan mo siya tatangayin, ando dun siya. Yeah! Halimbawa, gusto mong sumama ng ganun, tapos gusto niya rin. So, sabay na kaming umaattend, like, sumali kami sa speech choir, tapos sa dagdiang talumpati ng linggo ng wika, tapos university week. So, marami kaming competition na sinalihan. Tapos, sumali pa kami sa amazing race na style. Kung may meeting sa aming department, na-attend kami parehas. So, ganun yung feeling. Tapos, pag may mga project, labing kami yung magka-group. Basta yung, ang saya lang ng feeling kasi meron kang kaibigan kung saan pwede mong gawin lahat together. Na hindi ka nag-iisa. So, yun yung feeling na yun. Ako talagang nag-approach kay Lynn. Sabi ko, Lynn, can you be my best friend? Tapos, the feeling is mutual. Kaya pumayag naman siya. So, we are best friend. And we call each other as chef. Kasi nga, parehas kaming magaling din magluto. Sa batch nga namin. So, parehas kaming nagluluto. Kaya, chef po namin. Si Lynn din yung naging best friend ko. Kasi nga, halos parehas kami ng prinsipyo sa buhay. Siya rin kasi yung dati nung time na yon, wala rin boyfriend. So, parehas kami no boyfriend since birth. And we are already 19 years old that time. Parehas kayo na gusto nyo pag nagka-boyfriend kayo, yun na rin yung magiging asawa nyo. Siguro nag-jive din yung personality namin kasi pareho kaming nag-stop ng school before. Parehas kami nag-stop ng 2 years. Tapos after nga nun, kami yung naging ate-ate ng classroom namin. Yung pagiging mag-best friend nyo, it's meron kayong nakikita sa isa't isa na parehas kayo, na may common ground nga kayo, tapos doon nagsisimula talaga yung relationship eh. Magaan yung loob mo, medyo parehas yung habits nyo, yung kanyang prinsipo sa buhay, kaya nag-kiklik yung personality ng isa't isa. Parehas din kaming love namin yung family namin, na gusto muna namin tulungan sila mag-work, tapos tumulong sa pamilya. Mga dream nyo na ito, gusto ko pagkatapos ko ng mag-aral, mag-work ako, ganyan, kung anong business, ganyan. Basta ang dami naming pangarap together. Napakasaya lang kasi meron kang someone na ganun, mag-isip. And also, silin din yung tao na mas kikiligin pa sa'yo kapag nagkaroon ka ng crush. Kasi alam niya kung sino yung mga crush ko nung college ako. So talagang siya yung kinikilig para sa'yo. Kaya nakakatuwa din. Pero nung time na yun, actually, parang never nagka-crush si Lynn. Ganun siya. Kanumb sa lalaki. So wala siyang crush. Pero nagkaroon din siya ng relationship din. So kami, bigayan kami ng advice. Tapos ngayon nga is, may asawa na siya. Tsaka si Lynn din yung tao na masaya para sa success mo, sa happiness mo. Yung tipong walang halong kaplastikan. Kasi mararamdaman mo naman yun eh. Tsaka yun nga yung maganda sa relationship namin. Kasi wala yung inggitan, wala yung sapawan, kung ano yung success niya, tsaka yung happiness niya. Talagang mararamdaman mo rin yung kung ano yung pain niya, nararamdaman mo rin. Kung ano yung saya niya, nararamdaman mo rin. And masayang masaya ka sa talagang tagumpay na nakukuha niya. At ganun din siya. So, vice versa. So, I'm thankful to Lynn na very transparent kami sa isa't isa. At saka walang halong kaplastikan nga. Kick out ang plastic. Actually, one of my memorable events in my life talaga.